Good morning! This is JL Lausa and grabe, meron akong i-share sa inyong maiksing topic pero pwedeng, pwedeng kakuhanan mo na o kapulutan mo siya ng aral. So, ang i-share ko sa inyo ngayon is ganito. Baka ikaw, ito din na sa mindset mo hanggang ngayon. Bakit hanggang ngayon, wala pa din akong downline? Natanong mo din ba yon? Kasi merong mga, may mga factor na nagiging dahilan bakit hanggang ngayon wala ka pa ding downline. So meron ako ibigay sa inyo yung idea. Number one, hindi mo inaaral ang negosyo. Okay? The moment hindi mo inaaral ang negosyo, huwag kang mag-expect na magkaroon ka ng result. Kasi sa pag-aaral, bago mo makukuha yung diploma na gusto mo, kailangan mag-aaral ka. May tuition fee, gagawa ka ng assignment, gagawa ka ng may quiz, may araw-araw na binibigay sa iyo yung teacher mo. May discussion, may recitation, and etc. Tama? So, kapag alam mo na, kapag andun ka na sa exam, masasagutan mo. Tama? Kasi bakit? Inaral mo eh. Pero kapag nangungopia ka lang, dito kasi sa negosyo natin, kailangan talaga aralin mo. Kasi kapag nangungopia ka lang, tapos hindi talaga pumasok sa, kasi sabihin natin may sistema tayo, pero pag hindi nag-sink in sa utak mo itong negosyo na to, yes, magkaka-downline ka pero mawawala. Kaya ang question pa rin, bakit hanggang ngayon wala ka pa ding downline? Nagkaroon ka ng downline pero nag-quit. Bakit hindi nag-stay? Kasi bakit hindi mo inaral? Okay, may mga ano yan, may mga reason yan. Bakit hindi mo inaral? Kasi bakit? Tamad ka. Kaya hanggang ngayon, wala ka pa rin downline. Di ba? Number one, hindi mo inaaral. Pangalawa, tamad ka. Hanggang ngayon, tamad ka. Pero gusto mo ng result. Marami kasi ang gusto makuha yung result ng mga tao nagiging successful, pero hindi nila nakikita kung ano ba yung tamang proseso para makuha ng taong yun, yung success na meron sila ngayon. Ano ba? Kung ngayon, ang gagawin mo, kapag meron kang kausap na prospect, baka nga hanggang ngayon, asa ka pa rin sa apply mo, 2 months ka na, 3 months ka na, ay grabe yan. Ibig sabihin, hindi mo talaga inaral ang negosyo. Hanggang ngayon, umasa ka pa rin sa apply mo sa mga close deal, umasa ka pa rin anong sagot nito, apply, anong, alam mo, kapag inaral mo ang negosyo mo, kahit wala kang apply, magraran yan, magpapatuloy yan, kasi bakit inaral mo? Tama? Ano yung pangalawa? Tamad ka. Ulitin ko, tamad ka. Isa pa, kaya wala kang downline kasi tamad ka. Wala pong taong nagiging successful dahil sa katamaran. Walang taong nagiging successful kasi sobrang haba ang tulog. Walang taong nagiging successful kasi hindi lang naman sa empowered consumerism, hindi lang sa negosyo natin. Sa lahat ng bagay. Alam mo naman, sa trabaho mo, bigyan ka ng malaking sahod, malaking sweldo. Pero, ang tamad mo, hindi ka nag-overtime. Gusto mong sumahod, kagaya ng sahod ng mga taong nag-overtime, ikaw hindi. Ganun dito sa business. The moment marami kang sacrifices, mas malaki ang pwedeng potential na kitain mo. Tama? So, ulitin ko lang. Kaya wala ka pa ding downline kasi hanggang ngayon, tamad ka. Pangatlo, hindi mo ginagawa ang basic. Ano yung una? Hindi mo inaral. Pangalawa, tamad ka. Ang sakit, no? Pangatlo, hindi mo ginagawa yung basic. Ano yung basic? Tandaan po natin na ang 5 fingers of network marketing ang magtulak sa'yo sa pagkuha ng result. Hindi yung magaling ka mag-talk. Hindi yung kunwari online ka, nagkukunwari ka pa sa, andyan yung upline mo, online ka. Yung pagpapanggap ba, kumbaga, wag mong, kapag naloko mo yung upline mo, na ginagawa mo yung negosyo, ang hindi mo maloko, yung sarili mo. Yes, sabihin natin, upline, umataw naman ako. Oo, okay, congrats. Pero pagdating sa reporting, upline, may close deal ako. Wow, ang lupit, congrats. Pero ito maluwit. Pagdating ng katapusan, walang pain. Kasi bakit? Niloloko mo lang sarili mo. Kaya hanggang ngayon, wala ka pa ding downline kasi bakit? Yun yung rason. Hindi mo inaaral yung basic. Ano ba yun? 5 fingers of network marketing. Okay. Maraming gustong magkaroon ng downline pero hindi na po prospecting. Paano mangyari yun? Maraming gusto, ang galing mag-present, walang mapresentahan kasi bakit? Walang prospect. Ang daming gusto mag-invite pero walang pinipresenta. Malabo yun. Prospecting, inviting, presentation, closing, follow-up. Ito malupit. Gustong mag-follow-up, pero walang prospect. Sino ipapalo-up mo? Ano yun? Tama? Pang-apat. Hindi coachable. Ano hindi coachable? Ang hirap turuan. Magaling pa sa taong nauna sa kanya. Ang hirap turuan sa network at nagmamagaling pa doon sa tao
na nagturo sa kanya or yung mentor niya or yung upline niya. The moment nandito ka, gusto mo magkaroon ng downline, tingnan mo yung upline mo. Kung yung upline mo maraming downline, ibig sabihin may ginagawa yan na hindi mo ginagawa. Ama, kung gusto mo mag, kung yung upline mo, yung mentor mo, yung coach mo, marami yung downline, ibig sabihin may skill siya, idea siya na hindi mo ginagawa. Kaya hanggang ngayon, wala ka pa ding downline kasi bakit? Itong apat na to. Ito yung problema. Kailangan coachable ka kasi bakit? Ang hirap naman nun, gusto mo magka-resulta kasi hindi ka pwedeng turuan, hindi ka matuturuan. Mahirap ka turuan kasi bakit? Acne ka, matigas ang tutot mo. Panglima, dapat may mentor ka. Hanggang ngayon, wala ka pa rin downline. Kasi bakit? Ito malupit sa panglima. Wala ka pa ding mentor na nag-guide sa'yo, wala ka pa ding upline na nag-guide sa'yo. So isa yun sa mga kailangan mo. Or baka, tawag nito, baka akala mo sa mentor mo, akala mo sa upline mo, nagaling-galingan lang. Possible kasi yun. Or baka mas magaling ka pa sa mentor. Pero gusto mo magka-resolve. Kaya tandaan natin, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin downline? Dahil sa limang tips na sinasabi ko. Kaya ngayon, check mo yung sarili mo kung yung ginagawa mo ba ay karapat-dapat na magka-downline ka. Tama? So, yun lang. Mama, chuk-chuk.